So magandang araw ka pa rin sa video na ito. Bibigay po natin ang atin po latest na power ranking kasi uminit na po talagang kompetisyon dito po sa PBN. I hope na enjoy po tayo kamala. So it's very, very refreshing kamala to see na yung mga independent teams po ay nagpapanalo kamala. So kung hindi pa nakasubscribe kamala, pakipinitamak po yung subscription button. Before we talk about our power ranking, check na lang po natin yung comment natin. Dami kasing mga umaray no dito sa ating video ko ng PBA Trade Rumors in Everything Ray Parks Trade Suggestion Gabon. Sabi dito ni Rogelio Montero, labo po sa araw mga balita mo. For the views po lang akala ng content mo. Lucas Beranya, makasait. Di naman nagkakato sinasabi mo sa mga trades, sabi naman ni Ryan Malaguenyo. Sabi ko naman, tignan mo naman po kasi yung title. Trade suggestion po yan, Gabon. Hindi po yan trade news, diba? We are suggesting a trade na ang pundasyon po is yung rumor po na nilabas ng mga authentic po na source ng trade rumors ka mo. Yun po yung ginagawa natin. Hindi ko po yan nilalabas as a news. Nag-uusapan lang natin for fun ka mo yung mga pwede pong mangyari po ng mga trade ka mo. And if you're not enjoying that, of course, you can always find po a different channel. Now let's go now sa ating power ranking. Number 12 po natin, Blackwater Elite Cabana. They are 1-2 currently. And of course, we respect yung ginagawa po dyan ni Coach Jeffrey Carriazo. Pero for me, it's really hard to trust them, especially with the current performance po of their import. And I really find it lacking, Cabana, sa mga pinapakita po naman ng local. Oh, it's you, bro. Sila sa isang player po, Cabana, na parang sila ipasada. Number 11 natin, Converge Fibrexers. I think there's a reason, di ba? Kung bakit nandyan pa rin po yung kanila pong import na si Tom Vodanovic. Even though yung ibang mga local superstars natin, eh klarong mas maganda pa yung performance niya. Pero nandyan pa rin si Tom, Gabola, diba? There is a reason for that, diba? Number 10 natin, Rain or Shine, Gabola. Ito naman, they are also 0-3 like Converge. Pero si Coach Yang Yeo, mukhang gusto na talagang manalo. And maybe he will do something drastic, he will do something big, Gabola, to improve his lineup para po ma-improve din yung chance nila manalo. Number 9 natin will be Northport Badanggear, of course, the most shocking squad at the moment. Di natin yan in-anticipate, Kabola, na bigla-bigla na sila po ay magkakaroon pala po ng monster import. Kabola, hindi ko yan talaga in-expect na monster pala ito si Joyce, Kabola. So very hard working niya na import, Kabola, and very efficient din, Kabola. And his teammates are finding him. That is the reason din kung bakit po maganda nga ng pinaperformance itong si Joyce Cabana. Number 8 natin, Terra Firma Jeep. Yes, higher than Northport Batangpier. Kasi kung tutignan mo, overall, mas kompleto yung team nila kaysa sa Northport Batangpier. Now, of course, ang risk lang ulit dyan, Gabola, tatlong games pa yung nangyayari. Ang makakapasama lang ng loob ulit, ang makakapagpalungkot sa madaming fans. Kung may biglaan na naman po ang trade na mangyayari, kung saan, ipakapamigay na naman po ng Terra Firma yung kanila kung magagaling na player. Number 7 natin, Phoenix Super LPG Cabana. So, hindi naman shocking sa akin, Gabola, na ang numero uno na reason kung bakit po nagpapanalo ang Phoenix is, of course, their 3-point shooting. They're currently the number one, Gabola, with 13.7 mix per game, Gabola, which is very high, diba? And also, third sila in terms of efficiency, kaya talaga yun yung kanilang pundasyon po sa team. And of course, their import is a top 5 import currently, Gabola, and he is well-versed, elite on both ends, kaya maganda din ang chance ng Phoenix sa mata po natin. Number 6 natin, Miralco Walls. Ito, uy, medyo boring pag-usapan. Nothing is standing out. Actually, if you look at the numbers, Kabola, if you watch them play, they are really playing well, Kabola. Kasi of course, na-retain nila yung magandang chemistry kasi matagal na rin po yung core po ng team na to. And of course, gumanda rin yung size nila with the addition nga po ni Brandon Bates and of course, si Norbert Torres. Number 5 natin, NLEX Road Warriors. Of course, alam natin na si ito nga pong si Kevin Alas, Kabola, ay nagsuffer na naman po ng ACL injury. And that could have been enough reason for me to further slide them, Kabola. Pero yun nga lang, hindi rin sapat sa akin kasi yung nakita natin sa mga teams po at the top or above them, Kabola, para po i-slide down ko pa po ang next. Pero there's a good chance kapag mas maganda pa po ang pagkita ng Meralco, Phoenix, and even Terra Firma, Kabola, natuloy na mag-slide down po out of the top 6 ng NLEX Road Warriors. Number 4 natin, TNT Tropanguilla, Kabola. Yung reality na lumaki po yung chance, kahit pa kaunti lang actually yung nilaki, na makabalik po si Mikey Williams, is sapat na para po i-push up ang TNT to the number 4 spot. Number 3 natin, Ginebra San Miguel. I believe that one complicated call in their game against Magnolia should have been called. Yung foul po ni Baroka, kahit
Scottie Thompson. But overall, of course, fans of Ginebra should still be happy with what they have been seeing and with their team Cabola, kasi I think they are playing good enough. Cabola, Maverick and Missy is a good fit as expected kasi they need that type of player. Number 2 natin, San Miguel Bremen. I do not think their import should be there until the playoffs, Cabola. They really need to find a better fit, Cabola. Pero ang ganda lang talaga, monster pa rin si Junmar Pardo, monster pa rin si CJ Perez. And with that duo, Cabola, mahirap po talaga mag-bet against San Miguel Bremen. Number 1 natin, of course, Magnolia Hotshots. One thing na dapat napansin nyo ngayon is way, way bigger ang Magnolia Hotshots. And the biggest reason for that is that mas marami na kasi yung playing time na deserve po ni James Laput. And of course, James Laput is 6'8", 6'9", Cabola. And sobrang laki niya. Kapag siya naglalaro, ano yun, imposing talaga yung kanya pong style, Cabola. And nakaking tulong niya, especially on the defense. And of course, Tyler Bay is legit. Tyler Bay is a capable NBA player. Pinapakita niya ngayon yan, Cabola. So, sa palagay mo, sino ang mag-champion sa tournament? Comment na po sa baba.